araw mga ka-TFT, isang edisyon na naman ng TFT Newsbreak ang handog namin sa inyo ngayong araw ng Miyerkules. Ang mga tampok at trending na balita ay hatid sa inyo ng Ian's Immigration and Nationality Services. Handa ka na bang mag-migrate patungong UK? Makisali na sa gaganaping Hybrid Skilled Worker event ng IANS ngayong September 24 para sa ating mga skilled workers, registered nurses at senior carers at iba pa sa ganap ng 9 a.m. o 2 p.m. sa The Address Dubai Marina Hotel. Punta na sa www.ians-group.com para makapag-register ngayon. At narito ang lima sa mga nagbabagang balita. UAE makakaranas pa ng dalawang long weekend bago matapos ang 2021. Senator Gordon ipagpapatuloy ang imbestigasyon sa mga anomalya sa formally sa kabila ng banta ng Pangulong Duterte. Abu Dhabi mahigpit na pinagbabawal ang crowding sa mga aksidente. Apple iPhone 13 nilabas na sa publiko. Jamil magbabalik na nga ba sa pagbablog sa YouTube? At para sa mga detalye, makakaasa pa mga expats sa UAE ng dalawang long weekend bago matapos ang 2021. Gaganapin sa Oktubre ang birthday ni Prophet Muhammad sa October 21, Huwebes, na aabot sa tatlong araw para sa may mga two-day weekend sa Biyernes at Sabado. Ang National Day naman ng UAE ay magsisimula sa December 1, Miyerkules, na aabot sa apat na araw hanggang Sabado. Samantala, sinisigurado ni Senator Richard Gordon na magpapatuloy ang investigasyon sa Senado ukol sa anomalya sa formally sa kabila ng kaliwatkan ng pambabatikos ni Pangulong Duterte. Bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, hinayag ni Gordon na dapat ay matuklasan ng mga mamamayan ang bilyong-bilyong nagastos ng gobyerno sa mga medical equipments na di umano'y binili mula sa formally. Ito ay matapos birahin ni Pangulong Duterte na hindi angkop si Gordon sa Senado dahil sa haba ng oras magsalita ng senador sa mga Senate Pro. At para sa mga detalye ng iba pang trending na balita, tumutok lamang sa website at social media channels ng The Filipino Times. At yan ang mga balita para sa araw na ito. Sa ngalan ng Manila News Team at Abu Dhabi News Bureau, ako po si Jessica Sulaiman mula sa Dubai Headquarters. Manatiling nakatutok at sabaybayan ang mga trending na balita dito lamang sa The Filipino Times News Express.